So yun guys, good morning. So here we are again sa ano po, sa Mendez, ah, barangay na Miguel Mojica. So yun, so ginawa namin tong piso wifi yan. Piso wifi rin yan, ni Madam Ruth, Engineer Ruth Duran. So yung kaso nito, kakaiba. So ano to eh, legendary. Actually yung bendo hindi sira. So anong nangyayari sa kanya, actually dito, ito yung naging isa sa mga, bali dalawang client namin na may ganitong case. Pag PLDT yung gamit na connections, ay wala siyang internet. Pero pag direct sa antenna o direct sa ibang devices, ay meron. Pero pag sa piso wifi, ay wala talaga siya. Pero pag nilipat namin yung piso wifi sa ibang connection, ay okay, nagana, like, kasi dalawang connection nila sa kanilang bahay. So doon po kami nagkakaroon ng problema. So every time na igagamitin yung PLDT sa piso wifi, eh hindi po siya gumana. Pero ito po ay gumana dito for several months. I think magto 2 months bago siya nagkaroon ng ganun ng problema. Pero yung mga client, ano, yung mga nakatira o yung may-ari, medyo doubt na rin doon sa PLDT nila kasi limited yung kanilang paggamit ng internet, like something, hindi sila makapagbukas ng GCash. Nagkakaproblema sa FB ganun, and then Messenger lang yata nagana, something ganun, or vice versa. So parang hindi lahat gumagana at hindi ka makagamit masyado ng internet. Limited din yung galawan nila sa internet ng PLDT. So nagkamap sila na hindi na bayaran o ipatanggalin PLDT. Pero matagal na nilang gamit 'yon. So nagkamap sila na magpalit ng provider. Yun nga yung last time na pumunta kami dito. So ang nangyari nang nagdala kasi yung bahay na to is may dalawa siyang connection. Dalawa din yung bendo niya sa isang bahay, magkabilang dulo. So ang nangyari kasi dito, kaya ako nasabing hindi sira yung bendo namin. Pag nililipat namin kasi tinest namin doon sa Converge, binitbit namin yung buong bendo, buong peripheral, nagana siya. Walang problema. Pero pagka sa ibang, sa PLDT nilang luma, wala talagang pag-asa. So yun. Sabi ko, it's either dalawa lang yan. Eh, pagsamahin na lang yung dalawang bendo sa isang connection, kailangan ng wires. So yun. So nung bumalik kami, nag-apply na pala sila ng ibang internet provider. So yun, mayroon na siyang internet, sariling internet provider. So yun, yun ang nangyari. Kaya imbis na magmagamit namin o bentahan namin siya ng LAN cable, hindi na namin ibebenta. Bakit? Kasi kakabitan namin siya, may currently apply na sila sa telco para for installation na rin sila. So yun. So kaya hindi na rin natin pwedeng, ha? Hindi namin natin i-offer yung ating LAN cable kasi magdadagdag gastos lang, and then magpapakabit namin naman pala sila ng ano. Pero ngayon ay okay na siya. So yun, so solve na yung problema, ma'am Engineer Ruth Duran sa nasa Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo. So kahit nasa Nueva Ecija kayo, yung tinapon niya kami dito sa Magallanes. Anyway, yun, no? Humihingi nga pala ako ng dispensa sa mga hindi ko pa mapupuntahan at hindi pa mapuntahan, gawa po ng limited po yung galaw natin, gawa na nag-uulan, tapos syempre masama yung panahon. Tapos ang dami pa ninyong request sa akin ng mga paggawa. So syempre budgeted lang din po. Hindi ko pumahati yung makagigbonsin yung katawan ko sa dami ninyong demand. Anyway, PC mo, gawa mo, don't forget to subscribe. Ma'am, engineer, okay na po ito.